Good day mga paps. So, ang video natin today, i-restore natin yung meron tayong project na i-restore yung XRM natin. Ayan. So, i-restore ko muna siya. Ito yung magiging part 1 natin, yung pag-restore natin ng mga fairings. Okay? So, meron mga basag dyan, yung mga kabitan ng tornilyo. Ayan, nakikita nyo, basag yan. So, i-restore natin siya gamit yung M-Seal. So, ito yung basag na fairings natin. Okay, re-restore natin siya using M-Seal. Ginawa ko lang dito is mix ko lang yung dalawang mixture, yung hardener tsaka resin. And then, pag na-mix nyo ng maigi, pwede nyo siyang ihulma dun sa nabasag. Okay, didikit na yan dyan. Ihulma lang nyo lang siya hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong itsura o yung hulma sa kanya. Ayan, papas forward na natin to para mas mabilis yung ating video. Okay, bali ito. Matigas na siya. Napatigas natin siya ng mga 1 hour. Ayan, pwede natin siyang i-sander. Ito, bumili ako ng sander kit. Okay, lahat ng product na ginagamit ko is lalagay ko na lang sa description kung saan nyo siya pwedeng bilhin. Okay, yan. After sanding, nakuha na natin yung hulma niya. Hindi man original na parehas, pero malapit siya dun sa original na pagkaulma niya. Ayan. So, okay na yan. Bali, kikinisin pa natin yan mamaya. Tapos, gawin na natin yung iba pang mga sirang fairing. Thank you.
tapos na to. Ito yung paliktik natin sa may left side. So, ito, basag yan, di ba? Before. So, ngayon, ayan na siya. So, ito, matibay yan, oh. Wala siyang reinforcement na bakal, pero solid. Ayan, oh, matibay. Di ba? Ayan, matibay yan, oh. Ayan, matibay yan, mga paps. Yung sa tornilyuhan, ito, nagawa na natin niya. Ready for repaint na rin yan. Then, ito naman. So, ito, hindi pa natin siya naayos. Ayan. Pero, nalagyan na natin yan. Ayan, bali, kikinisin na lang natin. Ito naman, wala namang crack dito. Pero kasi ito, para siyang natunaw eh. Ayan, nakita nyo parang na-deform siya. So, ginawa ko, minasilyahan ko na lang siya ng epoxy. Ayan. So, pwede rin siya, hindi sa mga crack, pwede rin siya pang masilya. Kagaya ng ginawa natin. Ngayon, pipinish naman natin to. Okay. So, gagamit tayo ng rotary tool pang finish, pang finish natin. Okay, yan. Ano yan? So, ito, tapos na rin to. Tsaka, ito, tapos na rin. So, ready for repaint na lang to. Konting is-is na lang dito ng sandpaper para makinis natin siya.